Decidido na ang Department of Transportation na i-phase out na pagsapit ng Abril ang mga lumang jeepney sa Metro Manila. Mas maaga namang i-phase out ang mga kakarag-karag ng jeep sa mga probinsya. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Wala nang atrasan ng Department of Transportation sa plano nitong tanggalin ang mga luma, mausok at karag-karag na jeepney sa mga lansangan. Itutuloy na raw kasi ng ahensya ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program ngayong taon na ilang beses nang naurong ang implementasyon. Mula nang ilunsad ng DOTR ang PUV Modernization Program noong 2017, ay binigyan nito ng palugit ang mga transport operator na gumawa na lamang ng kooperatiba o korporasyon hanggang June 2020. Pero dahil sa pandemya, naurong ang deadline na yan sa December 2021, naging March 2022 at ngayon, March 2023 para sa mga probinsya at Abril naman para rito sa Metro Manila. Pinag-iisipan pa ng LTFRB kung dapat pang extend ulit ang deadline na yan. Layunin ang pagtatatag ng mga kooperatiba o ng mga korporasyon na tipunin ng mga tsuper na papayagang makapasada sa ilalim ng programa. Bukod sa pagbibigay ng modernong unit, protektado rin ang kanilang kita dahil sa fixed rate na maiuwi bilang miyembro. Kanina, muling nagpulong ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB kasama ang mga transport cooperative at iba pang ahensya ng pamahalaan para hikayatin ang mga jeepney operator na gumawa na ng mga kooperatiba. Hangad lang naman ho talaga ng programa is itataas yung kalidad ng serbisyo po for our passengers, for the riding public, and as well as to uplift po the quality of service that our transport service providers ought or should give to our commuters. Si Mang Benny, may dekada nang namamasada. Mas komportable raw siya sa pagmamaneho ng mga modernong PUV. Ngayong kasali na siya sa isang kooperatiba sa Quezon City, mas maayos na rin daw ang kita niya rito. Pitch na. Di tulad sa dati, minsan mataas, minsan mababa. Laking ginawa, kaginawaan, kung sa ginawa rin lang naman, aircon kami ngayon, tsaka komportable yung gamitin, walang less usok. Nag-aalala naman ang ibang jeepney driver, katulad ni Freddy. Hindi pa raw niya kasi alam kung ano ang balak na may-ari sa jeep na minamaneho niya. Balik na naman sa contraction na, ito tatanggalin talaga. Wala na tamang magawa. Sa Metro Manila, mayroon ng halos 300 kooperatiba at mahigit 150 korporasyon. Sa ilalim niyan, may halos 10,000 unit ng jeepney at mahigit 2,000 UV Express. Pero kung susumahin, mayroon pa rin mahigit 20,000 jeepney at UV Express sa Metro Manila na di makakapasada kung hindi sila sasali sa PUV Modernization Program. Ibig sabihin, as early as 2018, ay alam na po natin na magkakaroon tayo ng industry consolidation, no? So, the deadline was parang extended, but the reality of the consolidation to happen is there. Yun yung mga pangamba nila at saka pag-aalinlangan is just prolonging the, parang dinidelay lang nila masyado yung compliance, but at the end of the day, compliance is what we need. Sa Lunes, nakatakdang magdesisyon ng LTFRB kung i-extend pa o hindi ang deadline sa paggawa ng kooperatiba o korporasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard De La Peña, News 5.